Yan guys, nandito na tayo sa highest point. Yun naman yung background namin, no? Hindi mo na makita yung mga view. Tignan mo, di ba? Sobrang lamig na ngayon. Oh. Wow. Good morning guys. Ngayon dito tayo ngayon guys sa Circle Pakdal dito sa may Kabayuhan. Ang plan natin ngayon guys, ang ruta natin ngayon, hindi tayo magbibigay ng taxi, yan. Ang gagawin natin ngayon, magbiyahe tayo papuntang Sagada. Yan guys, ang ruta namin ngayon, kami nila ito si Kimbros tsaka si Daloy. Yon. Ang hinihintay na lang namin dito guys, si Batang Buraot. Kasi siya guys yung kasama namin na pupuntang Sagada ngayon. Ito guys yung school nila, Batang Buraot. Yan. Bali, nagpra-practice sila kasi graduate na kasi yung bata. Itong July 6 guys yung graduation nila, kaya ngayon nagpra-practice sila. Kaya siya ngayon guys ang hinihintay namin. Kasi ang kwan namin, papunta kaming kwan ngayon na Sagada. By tomorrow, subukan namin guys kung makakapunta kami sa kwan. Rice Terraces. Yan, buntok ang daanan namin papuntang Rice Terraces. Yun guys, kaya i-update ko na lang kayo guys kapag palis na kami rito sa Baguio. Okay? Yan guys, nandito na kami sa Akop Tublay. Ito na si Batang Buraot. Kasama na namin siya. Tsaka si Daloy. O, tingin ka naman, Batang Buraot. Yan, hi ka. Hi. Yan, dito kami guys. Mag-gasolina muna kami rito. Yan, mag-full tank kami rito. Kasi malayo-layo guys yung tatahakin namin ngayon. Okay. Tsaka sa mga pasyalan dyan guys, pupuntahan natin. Yan guys, nandito na kami sa may saddle papuntang Takore dahil yan ang pre-namis namin kay Batang Buraot na pupunta muna kami. Sila na guys, yun nandyan sa likod. Yan, yung magdama. Yan guys, tignan nyo naman yung view namin, no? Oh. Ito na yung Pulig Farm. Yan na, oh, Pulig Farm na sa may Takore. Yan ito guys, yung pinuntahan namin dati ni Kimbros. Yung Takore. Tingnan nyo naman yung view dito. Oh. Yan, nandito kami sa Pulig Farm. Yan. Oh, ginagawa pa kasi guys yung kalsada kaya hindi kami makakapunta doon na balandrahan. Yan. Oh. Ito naman kasama namin si Batang Buraot tsaka si Daloy. Okay, saka picture taking na lang muna kami rito. Ito na guys. Diyan na yung kasama natin nasa likod. Si Kimbros. Ito na guys, kita nyo naman yung dadaanan namin papunta ron sa Sagada. Nandito pa lang kami sa may Ambassador guys. Ito pala yung kan Ambassador Tublay. Yan mga kasamaan namin. Yan ito guys, palabas na kami dyan sa Pulig Farm sa may Takore. So na ngayon guys yung ruta natin na papuntang Sagada.
si Batang Buraot, nabigla siya kasi hindi niya alam guys na kon na pupunta pupunta kaming Sagada. Ah, sabi niya kanina sa akin na kon, ayaw daw niyang matulog doon. Kanina naman kinukulit niya ako na daddy, uwi na tayo, sabi niya sa akin. Akala niya siguro guys, malapit lang yung Sagada kasi hindi pa kasi nakapunta si Batang Buraot doon. Kaya nabigla lang siya kanina nung pinuntaan namin sa school kasi kinuha na namin ni Kwan yung papa niya. Kinuha na yung gamit niya. Yung kaya kanina nga eh, talagang ayaw niya sanang sumama pero wala siyang nagawa dahil napasakay na siya sa motor eh. Kaya nasagot ko kanina sa kanya, nung sinasabi niya na ayaw niyang matulog doon, ang sabi ko naman, okay lang balong kahit na huwag ka matulog, kahit na magising ka na lang hanggang umaga. Kaya medyo nagtatampo yung bata. Tignan nyo naman guys yung view. Ito ang kagandahan rito guys kapag dito na lugar sa Halsema Highway. Talagang hindi ka talaga mabuboard guys dahil nga ang ganda ng view rito. Tignan mo naman kasi bulubundukin ito. Kaya yung mga dinadaanan mo talagang na-amaze ka. Yan oh, oh di ba? Kita nyo naman. And then hanggang lang, doon pa oh. Wow naman! Tignan nyo naman guys oh, di ba? Saan pa kayo? Bitor ka ba eh? Magay si Batang Buraot tsaka si Daloy. Matilip lang po si Batang Buraot at si Mama. Si Batang Buraot, tatawa ko kanina, gusto na niyang umuwi. Ayaw daw niyang matulog doon. Ayaw kong matulog doon dati, sinasabi ni Batang Buraot guys. Tingnan nyo naman guys yung mga bulubundukin dito, tataas. Ang part na pinakamalamig rito guys, banda dito sa may Sayangan. Yan talaga ang part na pinakamalamig dito sa may Cordillera. A few moments later. Yan guys, dito muna kami magla-lunch. Okay. Kakain muna tayo guys. Ito masarap guys itong barako nila. Ano? Tama ba? Yan. Tapang ah. Oh, pagising yan. Ito guys, yung kanin hintayin na lang namin yung kakainin namin. Hanggang ngayon guys, hindi pa makamove on si Batang Buraot. Pati yung sabaw na iniinom niya, lasang tubig na daw. Hindi kasi siya makamupon. Yeah. Ang akala kasi guys ni Batang Buraot, yung Sagada, doon daw sa May View. What? Yun. May nakita kasi siyang jeep noon ata, no? Jeep ba na nakita mo na Sagada yung tatak? Ha? Oh, yun. May nakita siyang jeep na Sagada tatak, kaya ang alam niya doon. Hindi niya alam na malayo pala. Kaya hanggang ngayon, hindi siya makamupon. Kaya hinihintayin na lang natin guys yung kakainin natin, tapos tayong kumain.
area na naman tayo. Kasi sabi kasi ni Kuya Napan na palaging umuulan daw doon sa sagada ng hapon. Sana hindi natin harapan yun. Walang ulan sana para sa ganun makarating tayo doon kasi. 1 hour later. Yan, ito na guys, yung pan, yung dineliver na kakainin natin. Ito yung mix na lamang loob. Pagkatapos, ito yung pork chop ni Batang Buraot. Yan, ito guys, yung pan, yung ulam natin. Okay, sure. Yan, si Batang Buraot, naghanap kanina ng pan ng gulalo. Kaso guys, walang gulalo rito. Kaya ito na lang yung na-order para nakakainin namin. Kaya ngayon, mumukbang na tayo guys. Okay? A few moments later. Yan guys, tapos na kaming kumain. Ngayon, pupunta na tayo sa destination natin. Pero ang plano namin guys, dito kami sa view deck muna. Yan na, si Batang Buraot na hindi makamove on. Ang kwan lang rito guys, makita nyo naman, malamig na rito. Yan guys, time check, bali ito o'clock na. Kaya medyo bilisan namin konti kasi baka mamaya ay magabihan pa kami. Tsaka baka makakuan kami ng ulan dahil sabi nga ng kapatid ko na palagi na umuulan ngayon dyan sa Sagada tuwing hapon. Yan, di ba? Kita nyo naman guys, yung daan ng rito talagang sigsag. Kailangan guys, aware ka. Hindi pwede yung... Wow, tingnan nyo yung ano guys, yung views natin. Ang ganda. Kailangan dito, yung aware ka, hindi ka inaantok. Ang ginawa ko muna, bali ako muna ang nag-drive rito sa motor ni Kimbros. Para sa ganun, may pakita ko sa inyo guys yung daanan. Kasi kanina, parang magalaw kanina yung kamay ko. Baka mahilo yung mga viewers natin. Paano masabi? Kaya sabi ko kay Kimbros na ako nga muna hanggang dyan sa highest point. Ako natin para may video natin. Dito talaga guys, hindi ka basta-basta makaka-overtake rito dahil tignan nyo naman, di ba? Yung daanan rito, parang dito kang manok na ang lalapit yung kurbahan niya. Kanina, yung anak ko si Erica, gusto niyang sumama. Tinatanong niya, sama ako daddy. Pero anong gagamitin natin motor? Sabi niya, kung sumama sana kanina guys, yung anak ko, kinuha ko sana yung motor ko. Para sa ganun, mayroon siyang pagsakyan. Pero yung nalaman niya na baka by Wednesday pa kami uwi dahil marami kami pupuntahan, kaya hindi na siya sumama. Dahil pa nga may pasok sila sa school. Eh face to face kasi nila from Monday to Wednesday. Kaya sayang, hindi siya nakasama. Kaya si Batang Buraot, hindi siya makabubuon dahil nga parang naboboard siya. Ay sabi niya sa akin kanina, kung kasama daw sana yung ate niya, hindi siya maboboard. Tignan nyo naman dyan lugar na yun, Kung mahulog pa dyan, naku, wala na. Antas. Oo. Yan, Diba, ang ganda, Wow. Ang ganda tong lugar na ito, guys. Talagang ma-amaze ka. At saka... kung mabilisan yung takbo mo, hindi mo ma-enjoy. Kailangan chill-chill ride ka lang. Pag nandito ka para sa ganun, ma-enjoy mo yung lugar na ito. Kaya tignan mo naman, di ba? Yung ano, yung pagi niya, mababa. Doon tayo pupunta guys, sa taas. Nandun yung highest point na pupunta natin. Bali, ang gawin lang natin guys. Lampasan natin yung highest point na yon. Pero doon yung next na destination natin. Magpahinga tayo saglit doon, magdikit tayo ng sticker. Yun. Anong masasabi mo, Batang Buraot? Ah, di ba, enjoy mo na? Na-enjoy mo? Hindi pa rin. Yan talaga si Batang Buraot, hindi talaga makabubon. Ang ganda yung mga view. Pero hindi pa rin niya enjoy. Ano na po nga nyo?
1 hour later. Yan guys, nandito na tayo sa highest point. Yun. Ngayon, magdikit tayo guys ng sticker doon. Yan, mayroon tayo pa yung pagdikitan doon. Nakarating na tayo dito sa lugar kung saan matagal nating inaasam na puntahan. Yun, kasi matagal na rin kasi guys na hindi tayo nakabalik sa lugar na ito. Anong masasabi mo, Batang Buraot, at nandito ka na sa highest point? Tagal ko naman daw. Talagang hindi makapupunta na kasi Batang Buraot, imbis na i-enjoy niya guys yung mga view kung saan kami ngayon, ang iniisip niya yung pupuntahan namin. Wala talaga, hindi talaga makabupon. Tinanong ko kung anong masasabi niya sa lugar na ito. Ang sabi niya, ang tagal pa naman daw. Guys, di ba? Kita nyo naman, oh. Wow, tingnan nyo naman yung fog. Masyado nang mababa. Background namin, oh, hindi mo na makita yung mga view. Tignan mo, di ba? Sobrang lamig na ngayon. Oh. Wow. Kaya tignan nyo naman, di ba? Tignan nyo naman yung fog niya, masyado mababa. Yun, ito yung mga gustong-gusto ng mga bisita guys na pinupuntahan. So yeah, okay. Nasa 7,400 feet above sea level yan. Okay. Yan ito guys, magdidikit tayo ng sticker. Tingnan natin yung mga sikat na mga vlogger dito. Yung mga sticker nila. Yan guys, magdidikit tayo ngayon ng sticker. Sa baba. Yan. Ito. Benjamin. Video yung mag-sitad mo. Di kalat mo rin yan. Yan. Yung ping mo. Pero guys, nakadikit na tayo. Kasi wala nang space kasi guys. Wala na tayo pwedeng pagdikitan. Ha, subukan natin mamaya doon guys, magdidikit tayo doon. Doon guys, pangalawang sticker, dikit tayo rito. Doon. Tayo na sa loob. Pero bilhin guys. Yun. Yan, ito na guys, paalis na kami rito sa highest point. Dito na kami sa Sagada. Yan guys, nandito na kami sa Banawi. Oh, hindi namin alam kung saan na lugar ito, pero tignan nyo naman yung background namin, oh. Ang lakas ng ulan kanina guys, kaya hindi na kami nakapag-video. Buti na lang dito, tumahan. Sila Batang Buraot, nauna na, nandun na. Kaya papakita ko sa inyo guys yung video rin ako dito. Yan guys, tignan nyo naman yung view, oh. Diba? Saan ka pa? Ang ganda. Ito lang guys kasi hindi namin alam kung saang lugar na ito. Oh. Tignan nyo naman, oh. Ito yung Little Banawi. Oo, ito na yung Little Banawi daw, sabi ni Kibros. Ayo pala, kibungan na pala ito guys. Kibungan
Oh, tingnan nyo naman, oh. Lapit natin konti, oh. Wow, oh, di ba? Kita nyo naman yung view natin dito. Ito yung... Wow, ang ganda. Maganda sana to kung hindi natatakpan ng ulap, ah. Hmm. Wow, di ba? Tingnan nyo naman. Okay, guys. Yan, guys. So, bali, umaambun na naman. Kaya... punta na kami ni Kimbro, sabulin na namin yung mga kasamaan namin dahil nauna na sila. Yan, ito na guys yung daanan natin na papunta sa Eco Valley. Bali ito yung church nila rito. Ito yung old church dito sa Sagada, guys. Diba? Oh! Yan! Yan o, oh, di ba? Tama, Banawi! Oh, buyaon yun, kinapintas ni Banawi. Yan! Nag-ilokano na si Kimbros. And guys, tingnan nyo naman yung bulubundukin dun, guys. Tignan nyo naman yung scenery dito. Ang ganda, oh. Wow. What a view. Diba? Tignan nyo naman yung palayan doon, oh. Oh, diba? Ito, magandang spot dito kayo banda.